Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Umaga na naman o araw na naman ng Sabado, mga kapartner. At ito po ang inyong palatuntunan Pinoy Legal Minds na magtuturo po sa inyo ng kaalaman sa mga batas at syempre ituturo ang inyong karapatang legal. At syempre, live na live po tayo sa ating mga telebisyon via SMN News, sa lahat po ng aming mga radyo via DZAR 1026 Sunshine Radio at sa lahat po ng 17 Sunshine Radio stations sa buong Pilipinas na nakatutok at syempre naka-live stream at naka-simulcast sa lahat po ng ating mga social media accounts. Good morning sa ating pinakamamahal na Honorary Chairman Pastor Apollo C. Kibuloy. Kasama natin si Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, may buntag. Ay, good morning MJ and sa lahat po ng mga followers natin sa Facebook, sa YouTube, lalo na sa mga followers and televiewers ng SMNI. Good morning po. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Kumusta ba ang linggo mo, partner, Kuya Mark? Super busy tayo sa lahat ng mga ginagawa natin. But of course, hindi natin makakalimutan yung pagiging lawyer natin, may ginagawa tayo, then other public service concerns. Aba, mukhang masaya ka ngayong linggo na to. Ah. Mukhang galing ka sa ano, ah, mga tawag nito, pagsusulit. Yes. At syempre, pumasa naman. Pumasa naman. Siyempre, sa ating po mga kababayan, text lamang po kayo sa inyong mga tanong. At siyempre, tatanungin natin yan. Naka-flash po sa ating screen ang lahat po ng ating text line at call line. At siyempre, meron po tayong Zoom link. Kung kayo po'y nanonood sa inyong mga cellphone, sa inyong mga computer, isang click nyo lamang po niya sa Zoom link na yan, makakapasok po kayo sa aming system at makakapagtanong mamaya ng live kay Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, bago yan, pagbigyan muna natin yung mga pending na mga tanong last week. Yes, yes. Lalo pa't medyo maraming nabitin sa ating pong paksa. Yung topic natin last week, MJ, is about yung marriage law. Batas about sa kasal. So, hindi mahimay natin ano yung kasal, ano yung nature ng kasal, ano yung epekto ng kasal, ano yung requirement ng kasal. So, ngayon, I'm sure maraming nabitin dyan sa mga questions na hindi nasagot natin last week. Kaya naman, dito na, pasadahan na natin itong mga pending na mga tanong from Chorman sa Facebook. Paano kung ang babae ng ibang bansa at nakatagpo ka agad ng kalibiin at nagkaanak lingid sa kaalaman ng asawa dito sa Pinas at nang palihim na umuwi dito kaya Mark at nag-file ng annulment of marriage? Dapat bang sa batas o sa kayuna ng batas ang naturang annulment na nagkakasala iyong babae sa kanyang asawa? Uy, si babae ang problema, Kuya Mark. Okay. Ang annulment kasi, iba yun sa pangangaliwa. Iba yun sa mga criminal cases. In criminal cases kasi, kung ikaw yung nag-file ang kaso, dapat malinis ka. No one goes to court with unclean hands. Dapat, kung ikaw yung nag-file ang kaso, kailangan malinis ka, tapos yung dinemanda mo ang may kasalanan. Yun ang mga normal cases. But in annulment of marriage, kahit na ikaw ang may kasalanan, pwede ka mag-file ang kaso, lalo na on the grounds of psychological incapacity. Pwede ka mag-file ang kaso on the ground na ikaw ang psychologically incapacitated tao or asawa. Pwede ka mag-file ang kaso on the ground na yung asawa mo ang psychologically incapacitated na asawa or kayong dalawa ang psychologically incapacitated. So, hindi issue yan kung sino ang kasalanan. As long as hindi kayo magkasundo and it will not and hindi kayo magkasundo and hindi niyo kayang gampanan ang obligasyon ninyo bilang mag-asawa. So hindi pwedeng ipilit. Ay, sabihin, sa tanong niya, pwede ba mag-file ng kaso ang annulment na siya yung may kasalanan? Pwede. Kasi sabi ng batas, either or both of the parties can file a case of annulment of marriage on the ground of psychological incapacity. Approved from Palea Ira Rain Chica. What if po kung legal separation at may mga anak na kami sa iba at sa isa sa kanila po yung Mark may kinakasama na at nagkaanak pa rin siya? Ano pong batas ang sa ganyang sitwasyon? May karapatan pa din po ba ang babae o lalaki sa anumang benefits? Yung legal separation kasi, ang epekto nun, nirecognize ng batas na hiwalay kayo, but kasal pa rin kayo. Kasi kasal pa rin kayo, kung may iba kayong kinakasama, you can be liable for adultery, you can be liable of concubinage, or you can be liable under Republic Act 9262. Because yung marriage bond, nandyan pa rin yan. Kasi nandyan pa rin yung marriage bond, yung obligation ninyo sa isa't isa, nandyan pa rin. Ang epekto lang doon, wala lang conjugal properties, pwede na kayong hindi magsasama bilang mag-asawa. Yun lang epekto ng legal separation. But you are still married. Iba yan sa annulment of marriage or nullity of marriage kasi wala na talang visa ang kasal. Back to dalaga ka, back to binata ka. But in legal separation,
you're still married. Nirecognize lang na batas na hiwalay na kayo. Ayan, may kaugnayan yan sa susunod na nagtanong, Kuya Mark, from Adileba Isa Angelic sa Facebook pa rin. Paano po ang legal separation? Di po pwede magpakasal, pero pwede po bang mag-live-in ang iba? Hindi pwedeng magkasal, hindi rin pwedeng mag-live-in. Kasi kung mag-live-in ka, for example, legally separated kayo, tapos may iba kang babae, pwede kang idemanda ng 9262. Pwede kayo idemanda, for example, sinama mo yung babae mo, binahay mo. You can be liable of concubinage. Kung babae ka, you can be liable of adultery. Bakit? The marriage bond is still there. Ibig sabihin, ang obligation to be loyal and faithful to one another, nandyan pa rin yan. So hindi pwede na may iba ka kung legally separated lang kayo. Na-recognize ng batas na hiwalay kayo, ba't kasal pa rin kayo? Therefore, kasi kasal pa rin kayo, kung may iba kang babae, may iba kang lalaki, you can still be liable of adultery or concubinage or Republic Act 9262. Thank you, Kuya Mark. At yan po yung mga katanungan kaugnay sa marriage law. Kung last week, Kuya Mark, itinaguyod natin yung pagsasama at binigyan natin sila ng background kung ano bang dapat mong tandaan bago magpakasal, ebe sa ating paksa ngayon, mukhang hiwalayan na naman. Hiwalayan yung ating ipapaliwanag sa kanila. Hindi, maraming kasing hiwalayan, MJ. Oh. May adult, may tinatawag na annulment, may tinatawag na legal separation, may tinatawag na divorce. Ang pag-uusapan natin ngayon, yung annulment of marriage. Kasi dalawang klase ang void marriages kasama ang MJ. May tinatawag tayong void. Ibig sabihin, void from the very beginning. Walang bisa ang kasal. Void from the very beginning. May tinatawag din tayong voidable. Yung voidable, pag-usapan natin yan next week, yung voidable. Ang pag-usapan natin ngayon, yung void marriage. Ang void marriage, void from the very beginning. Ang voidable, valid ang kasal mo until declared by the court as void. So ibig sabihin, may effect of validity of marriage, ang voidable marriage. Maging void lang yan pag may court decision. In void marriages, void talaga yan from the very beginning. It is as if walang kasal na nangyari. Oh, sige nga, Kuya Mark, pasalahan natin yan. Paano ba madeklara ang kaisang kasal na void from the very beginning? At marami siguro mga kababayan tayo na ganyan ang sitwasyon, akala nila kasal tayo, pero in the end, void pala yung kanilang seremonya. Depende sa grounds. Number one grounds na maging void marriage yung tinatawag na minority. Di ba sinabi ko, kailangan ko magpakasal ka, you have legal capacity to enter into marriage. At least 18. Ibig sabihin, kung if you are 17, you are 16, void from the very beginning. So, pasok dyan yung age matters. Kasi age. May sinabi na age doesn't matter. Age doesn't matter, but at least you must have legal capacity. Ah, sabi ganda. Ko nga, age doesn't matter when it comes to love. Yun. But not to marriage. Don't forget ha. Kasi kahit iba yung gap ninyo, 18, yung isa 40, yung isa 30, wala yan sa pagmamahal. But in marriage, iba. May legal capacity ang sinasabi ng batas. We say legal capacity, you must be at least 18 years of age. Therefore, if you are minor, 16 years old, 17 years old, maybe you have the capacity to fall in love. But if you enter into a contract of marriage, your marriage is void on the ground of minority. Second, yung tinatawag na ang solemnizing officer, walang legal capacity or walang legal authority to solemnize marriage. May ganun. For example, judge ka ng Quezon City, tapos ikaw ang nagkasal doon sa Cebu. Void yun. Kasi outside of your jurisdiction. But may exception doon. Like for example, priest. Hindi naman lahat ng pari may capacity to enter into a contract of marriage. Kailangan license sila ng civil registry ang mga priest. What if wala sa lisensya, nagkasal sila, valid ba ang kasal? Void. On the ground that ang solemnizing officer, walang capacity or walang authority to solemnize marriage. But may exception dyan, MJ. Ano exception? Except if either or both of the contracting parties believe in good faith na yung solemnizing officer may capacity to enter into a contract of marriage or to solemnize marriage. Example, nagpakasal ka, nagdasal yung isang pare, hindi pala si father. Si Sakristan lang pala yun. Nagsuotra ng puting damit. palang ganun. May ganun. Hindi pala siya si Father. Kamukha lang ni Father, po si Sakristan pala siya. Is the marriage valid? Void. On the ground, wala namang authority to solemnize marriage yun. Oh. Except
If either or both of the contracting parties believe na siya talaga si Father, kamukha ni Father, per, they believe in good faith na siya si Father, valid ang kasal. So parang pag sinabi mong good faith, Kuya Mark, akala namin siya eh. O akala namin si Father, eh, si Father Tolentino yan, hindi pala. Kamukha lang ni Father Mark Tolentino. O yan, void, valid ang kasal. Kung naniwala sila na siya si Father Tolentino, well, in fact, hindi naman pala si Father Tolentino yun, kamukha lang niya. Si Kuya Mark pala yun. So, Kuya Mark, pwede palang baliin yung batas. For example, may siyempre, may mga kababayan tayong napilitan lang magpakasal. Tapos, gawin niyang ganun na palusot na void, pero yung solemnizing officer niya, hindi pala, tawag natin, hindi pala siya authorized. Iba yung napilitan, so wala talagang capacity to marry. Yung napilitan, may consent, pero ang consent vitiated. Ang consent, hindi by freely given and consent. Iba yung, wala talagang consent. Ito yung mga void marriages. Walang consent yan. Dalawa yan ha, sinabi ko. Minority. Pangalawa, ang solemnizing officer, walang authority. Number three, yung tinatawag na walang marriage license. Void yun. Walang marriage license. Pang-apat, bigamous marriage, nagpakasal ka. Kasal ka pala, nagpakasal ka ng pangalawa. Hindi ka pa anul. Yan. Void yan. Or itong pinaka-natutuwang grounds, FJ. If you enter into a contract of marriage by mistake, akala mo, siya yung pinakasalan mo. Kambal lang pala ng asawa mo. Aba, oh, pwede so pala ganun. Walang consent. Kasi nagpakasal ka sa babae, hindi pala yun ang asawa mo. Kamukha lang siya ng asawa mo. Kamukha lang siya ng girlfriend mo, tapos siya yung pinakasalan mo, by mistake. Pag mistake, void ang kasal mo. By mistake, pero kumpleto lahat, legal. Papeles, lahat. Kumpleto lahat, except na iba yung pinakasalan mo. Kamukha lang palang siya ng bride mo. Kamukha lang pala siya ng groom mo. Void ang kasal. Kasi walang consent yon. Aba, so dapat pala kayo, Mark, pag nagpakasal, may consent, both parties. May consent. Iba yung may consent, iba yung consent na napilitan. Aba. Yung consent na napilitan, ang kasal doon, voidable. Pero pag wala talagang consent, kasi mali yung pinakasalan mo, hindi pala yun ang pinakasalan mo. Biglang liko ka, hindi pala yun ang pinakasalan mo. Void ang kasal mo kasi hindi ka nagbibigay ng consent. Walang consent, absolutely zero ang consent. Void yun. Paano pag napilitan, Kuya Mark? For example, kinasal ka na. Sa age requirement, ayos. Solemnizing officer, ayos. May marriage license, ayos. Pero in the end, napilitan. Para napilitan ka, ayoko na, napilitan lang ako. Pwede ba yun? Grounds yan ng voidable marriage. Pag-usapan natin yan next week. Voidable marriage yon. Ito, pinag-usapan natin ngayon, yung void from the very beginning on the ground na zero talaga ang consent. Aba, so dito tayo, Kuya Mark. Ano ba itong psychological incapacity at nababanggit po ito kanina? Itong psychological incapacity, ito yung pinaka-abuse ground ng annulment of marriage. In fact, if you go to the courts sa mga court dito sa Metro Manila, mostly, ang grounds nila for filing annulment of marriage is psychologically incapacitated. So, ano ito tinatawag na psychologically incapacitated? It means you cannot comply. The essential marital obligation of marriage, yun ang psychologically incapacitated. Even though lumabas yung pagiging psychologically incapacitated mo after marriage. Ibig sabihin doon, kailangan it must be grave. It must be permanent, it must be incurable. May mga example ng psychologically incapacitated na tao. Ano yun? Number one, you are a narcissistic person. Aba, maraming ganun, Kuya Mark. Ano mo yung narcissistic person? Love your own. Guwapo ako. Swerte ka, ikaw pinakasalan ko. Yun mga narcissistic. Ibig sabihin, feel important. Demand excessive attention or admiration. Walang empathy sa feeling ng iba. Wala siyang pakialam sa damdamin ng kanyang asawa. Aba. You are a narcissistic person. Kasi mas mahal mo ang sarili mo kaysa asawa mo. It comes in both ways, di ba? Vice versa. Don't forget, MJ, if you are psychologically incapacitated, you may be psychologically incapacitated with your wife, but not with other girls. Pwede ganun. Ibig sabihin ko, may decision ng court na you are psychologically incapacitated husband in relation lang sa asawa mo. But hindi ibig sabihin na hindi ka na pwedeng magpakasal. Pwede ka pa rin magpakasal ng iba kasi lumabas yung pagiging psychologically incapacitated mo sa asawa mo, but hindi sa ibang tao. Normal kasi ibang tao. Meron ba ganun? May ganun. This is based on psychological science. Pangalawa, yung tinatawag na antisocial. Yung antisocial, yung person na master in manipulation.
master in exploitation or violence of the right of others. But wala siyang feeling of guilt. Hindi siya na nagigil. Parang normal sa kanya na saktan yung tao, normal sa kanya na mangaliwa, normal sa kanya na magsinungaling. Yon, you are an anti-social person. Yung tinatawag na mga pathological liars. Mm. Yung mga pathological liars na akala niya, kahit panuloko na parang feeling niya, tama yung ginagawa niya, you are a pathological liar. You are so psychologically incapacitated on the ground that antisocial ka. Yung mga magagaling umarte. Magaling umarte na, di, hindi lang umarte. Akala niya na, na parang normal sa sarili niya man loko. Normal na, yun ang antisocial. May pangatlo pa, yung tinatawag na borderline personality disorder. Ah, yung mga... Yung borderline personality disorder, yung may mood swing, fluctuation yung mood. Ngayon, mabait. After isang oras, ang kabala, hindi na mabait. Di ba? So, ibig sabihin, may mood fluctuation. Yun ang mga borderline personality disorder. Yun ang mga example or mga common na psychologically incapacitated na tao. Don't forget, iba ang insane buang, iba sa psychologically incapacitated. Ang buang, pwede ma-cure. Ang psychologically incapacitated na tao, hindi ma-cure yan. Kasi nandyan niya sa kanyang system. Nakuha niya yan noong pinalaki siya ng kanyang mga magulang or sa environment, nakukuha niya yan. Noong bata pa siya, nakuha na niya yung maging psychologically incapacitated niya. Nandyan talaga yan sa kanyang personality. So, Kuya Mark, pag nagpakasal ka pala, malalim pala dapat ang background check niya gagawin mo. Kailangan malalim kasi minsan lumabas yung pagiging psychologically incapacitated ng asawa mo after marriage. Tingnan mo ang family background. Tingnan mo kung sino yung mga magulang. Baka may problema din yung mga magulang. Tingnan mo kung ang mga kapatid, kung sino yan. Kasi it can also affect the upbringing ng isang tao. Pag maepektuhan yung upbringing ng isang tao, it also affects yung kanyang obligasyon bilang asawa. Di ba sinabi ko last time, ano yung obligasyon ng isang asawa? Mutual love. Pagmamahal, obligasyon yan. Kailangan marunong kang magbigay ng pagmamahal para suklian ka din ng pagmamahal. Aba. Kasi nakakapagod magmahal sa taong hindi ka mahal. Aray ko po. Now yan, ha? So, yun. Kung hindi marunong magmahal, maybe you are psychological incapacitated kasi hindi ka marunong magbigay ng pagmamahal kasi akala mo, ang pagmamahal, dyan dapat lang sa'yo. You are a narcissistic person. Yun yan. Mga narcissistic na mga tao yun. Aba, mukhang may hugot ka, Kuya Mark, ha? Mukhang may Based on science. Based on law, ang sinasabi ko. Kasi may diin, eh. Pag sinabi mong narcissist, may diin, eh. Oh, lahat ng ito na grounds, pag nag-file ka ng annulment, dapat mo itong patunayan sa korte. Yes, patunayan sa korte yan. So it means if you file annulment of marriage on the ground of psychologically incapacitated incapacity, kailangan na may psychologist na mag-testify. Yan. Na yung asawa mo or ikaw mismo, psychologically incapacitated, hindi mo kayang gampanan ang obligasyon bilang asawa. Yung mga essential marital obligation of marriage, hindi naman kailangan na extravagant ang buhay na ibibigay mo sa asawa. Hindi kailangan yan. Ang kailangan lang na buhay na obligasyon mo bilang asawa, yung mga essential na mga obligasyon. Mutual love, pagmamahal. Mutual respect, respeto. Kailangan fidel ka, fidelity. Ibig sabihin, faithful ka, honest ka, supportive ka. Yun ang mga kailangan na mga obligasyon ng isang asawa sa kanyang asawa. Kung hindi mo kayang gawin yan, you are psychologically incapacitated. Ang mag-testify ng mga ganyan, isang expert witness. And yun ang tinatawag ng mga psychologist. Parang yung sinabi mo, Kuya Mark, basic yun eh. Basic. Di ba? But may mga iba dyan, hindi alam. Di alam ang basic. Ang mga tao, psychologically incapacitated na tao, hindi nila alam na may problema sila. May mga ganun. Galit na galit. Wala, hindi nila alam na sila pala may problema. Ba? O yung asawa lang may problema, hindi nila alam. Kailangan ng isang witness yan. And second, hindi dahil may decision ng court na, MJ, you are psychologically incapacitated. You see. Hindi ibig sabihin na, hindi ka, na wala ka ng karapatan magmahal sa ibang tao. Example lang yan. Binawihan mo ako doon. Sa ating mga kababayan, tawag o text lamang po kayo ang ating po mga hotline na nasa ating mga screen. At syempre, mamaya, meron tayong Zoom link no sa lahat po ng mga nanonood. At isang click lang mamaya at may chance kayo na makapagtanong
live kay Kuya Mark Tolentino. Standby lamang po kayo, magbabalik po ang Pinoy Legal Minds. Senator Ejercito, welcome to State Rep. What do you think would be, would a young Senate like this would be able to do something differently than a Senate that had more veterans? Well, of course, it's nice to be back. At least I'll be able to continue yung mga advocacies that I started. At least babantayan ko yung mga naiwan natin. And I hope that I can continue the push. Again, for the massive infrastructure development, I would like to oversee the proper implementation of the universal healthcare law and creation of the Department of Human Settlements and Urban Development. I think we have enough laws. Looks attractive kasi lalaki yung funds ng lalaki yung budget, the funds of the local government units. They will have a hard time implementing some of the programs. Kung kaya nila, dapat kayanin nila. So I'm hoping that, you know, in a few years' time, when fully implemented, hindi na dapat mo problema yung ating makrobayan. I'm Senator Jay Versler, and watch me this Saturday on Statecraft with Sas Orlando Sasot at 8 p.m. only at SMNI. Welcome to SMNI. You're watching Business and Politics. I'm Dante Klingkang. Today's world can be described by the acronym VUCA, which stands for volatile, uncertain, complex, and ambiguous. And yet, being immobilized by fear is not an option. How will captains of industry navigate the course ahead? And what policy assistance will they get from the leaders in government? Watch SMNI as it tackles these and other important questions of the day. On Business and Politics, hosted by Dante Klingkang II, Chairman and CEO of the Manila Times. New episodes featuring corporate and political leaders air every Saturday. Prime time at 7 p.m. Only here on SMNI, Truth That Matters. Balik po tayo sa ating programang Pinoy Legal Minds with Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, marami ng tanong sa ating chat box. Ano, pagbigyan na natin? Sige, ano mga tanong natin? Approved from Tess Daez Ricorte. Good morning, Kuya Mark. Need ko pa ba annulment? Amended na passport ko back to my maiden name na passport. Pero sa Senomar, married pa rin ako. Ano ba dapat kong gawin at salamat? Okay, kasi married ka pa sa Senomar mo, hindi, ibig sabihin doon, naka-registered yung kasal mo sa prior marriage mo. Mm. You need to file annulment of marriage kasi hindi naman pwede na kahit void yung kasal mo. For example, void. On the ground na sinasabi natin na minor ka noon, panahon na yun, 15 years old, nagpakasal ka, void yung kasal mo. But for purposes of remarriage, kung magpakasal ka ng pangalawa, kailangan ka pa rin mag-file ng annulment. Hindi ibig sabihin void ang kasal mo, pwede ka na magpakasal ng pangalawa. For purposes of remarriage, you need to file annulment of marriage. Salamat kay Mark. Si Eli Fante from YouTube. Good morning po, Kuya Mark. Tanong ko lang, paano kung matagal nang hiwalay? Pwede na ba itong reason para mawala ng visa ang kasal? Salamat po at more powers. Tama sa sinasabi ko, yung kasal, walang expiration. Pwede ang pagmamahal. Palagi kong binabalik yan. Yung pagmamahal kasi, it takes two to tango. Ibig sabihin, nagbibigay ka ng pagmamahal, kailangan may sukliin ng pagmamahal. Kung walang sukliin pagmamahal yan, maging mawala yung pagmamahal na yan. Pwede mawala anytime yan. But yung kasal, permanent yan kasi it's a lifetime commitment. So kahit matagal na kayong hiwalay, 10 years, 20 years, 20 years, 30 years, hindi ibig sabihin void ang kasal ninyo. For purposes of remarriage, you need to file annulment of marriage. Approved. Balik tayo sa ating paksa, Kuya Mark, yung annulment of marriage. By the way, sa mga gusto pong, meron tayo siguro part 2 kasi mahaba ito, Kuya Mark. Mahaba. May part 2 tayo next week. Mahaba-haba itong paksa na to. Kuya Mark, may mga chances po na nagpakasal, pero hindi nila alam na sila ay half-brother, half-sister. Yes. Doon na lang nila nalaman, aba, tapos na lahat. Paano ba yun? Void yun. Void din from the very beginning. Yun ang tawag doon, MJ, incestuous marriage. Ang incestuous marriage, pinakasalan mo yung kapatid mo. Either full blood na brother or sister or half-blood. Ibig sabihin, half-sister mo or half-brother mo, void ang kasal niyan. Incestuous marriage. Or pinakasalan mo ang lola mo.
Huh? May ganon. Or pinakasalan mo ang anak mo. Hindi mo alam anak mo pala yun. Then napakasalan mo. Incestuous marriage yan. Void from the very beginning. So dalawang klase yung incestuous ha. Number one, pinakasalan mo ang kapatid mo, either full blood or half blood. Pangalawa, pinakasalan mo ang ascendants mo or descendant mo. Kasi descendant, lolo or lolos tuhod. Or ascendants, mga anak, mga ganoon, apo, pinakasalan mo. So yun, void yan from the very beginning. On the ground, ang tawag doon, incestuous marriage. Aba, pag narong move ka, agad, ano to, mabigat na grounds to kay Mark eh. Yes, may proof, for example, kapatid, may proof ka lang through a birth certificate na same nanay kayo, nagpakasal kayo, hindi niyo alam. Yan, void yan from the very beginning, but still, you need to file annulment of marriage. DNA test. Yes, DNA test or kahit birth certificate na nakita doon na yung nanay, same lang nanay mo, may proof ka na yung nanay ni sa lalaki, yun din ang nanay ni babae, so magkapatid kayo. Incestuous marriage, void from the very beginning. Napaka small world naman, small world naman. Sa daming tao sa buong mundo, doon ka pa napunta sa kapatid mo. Sablay. Sablay. Sa club. Kinasal 1994, tapos na i-file 1996, but at 1994, they're both minors. The boy was 17 and the girl was 16. Na i-file po ang marriage contract 1996 and they are at legal age, valid ba or void? Anong dapat gawin para ma-void ang kasal, Kuya Mark? Anong marriage contract na file? Yung marriage contract is only an evidence of marriage. Don't forget that. Marriage contract is not marriage. Marriage contract is an evidence of marriage. Ang marriage, yung babae at saka si lalaki, they personally declare one another that they take one another as husband and wife in the presence of the solemnizing officer. Yun ang kasal. Ibig sabihin, si babae, si lalaki, naghayapan. Nagdeklara na mahal nila ang isa't isa. Boom! Tinatanggap nila ang isa't isa bilang mag-asawa in front of the solemnizing officer. Yun ang kasal. Hindi yung marriage contract. Marriage contract is only an evidence of marriage. Kung yung marriage contract na yan, pinaristro nyo, kailan, anong nakalagay doon, tingnan natin kung kailan kayo nagdeklara bilang mag-asawa. Doon ang basihan sa age nyo. Hindi yung at the time of the registration of the marriage contract, but on the time that you declare that you love one another as husband and wife in the presence of the solemnizing officer. Yun ang basihan. Sa araw ng sumpaan. Sa araw ng sumpaan, hindi yung araw na nakalagay yung papel. Ang papel iparistro doon sa local civil registry. Kasi yung papel, marriage contract is only an evidence of marriage. It is not marriage. So sa tanong niya, voidable yung kasal kasi 16... Void. Void from the very beginning. Hindi voidable. Aba, si Ace ng Montefalco naman. Magandang umaga po. Nalaman ko po kasi na nagkaanak ang asawa ko sa babae niya. Tapos umalis sila ng bansa na hindi man lang nagpaalam. Ito na naman tayo sa amin ng mga anak ko po. Kasal po kami. Teacher po yung kabit ng asawa ko. Pwede po ba siya mawala ng lisensya? Kasi sobrang yabang niya, Kuya Mark. Ginagamit po niya ang trabaho niya para laitin ako. So yung teacher kasi, of course, you must act as an example. So if you act as may moral issue ka dyan, kasi pinatulan mo yung lalaki na may asawa, na hindi naman annulled yon, so you can be, pwede man mawala yung lisensya mo bilang isang teacher on the ground of immorality. Aba, Kuya Mark, pag gano'n, diba, pag minor, voidable talaga yon. Void. No matter what. Void from the very beginning, minor. It means below 18. Sige, balikan natin yan mamaya. May mga tanong dito kayo, Mark. Ano ba yung mga kasal na void daw dahil labag sa public policy? Marami yun. Marami na, MJ, yung mga void na kasal on the ground of public policy. Against a violation of public policy. Number one, marriage between collateral relatives. Ibig sabihin, collateral relatives up to fourth civil degree, either legitimate or illegitimate. You say fourth civil degree up to first cousin. Kung pinakasalan mo ang first cousin mo, void from the very beginning on the ground that it is against public policy. Pangalawa, step-parent and step-children. Pinakasalan mo ang stepmother mo. Bang. Ibig sabihin, asawa ng tatay mo, namatay ang tatay mo, so pinakasalan mo yung stepmother mo. Void yun from the very beginning. Same also, pinakasalan mo ang nanay ng asawa mo. Kasi namatay na yung asawa mo, so yung nanay naman ang pinatulan mo. Void from the very beginning. Between parent-in-law and children-in-law. So yun ang mga, yung for example, pinakasalan mo ang inadopt mo na bata. Una, inadopt mo. Nung lumaki na, pinakasalan mo. Ibig sabihin, between adopter and adopted. Void yun from the very beginning. Giunay. Giunay mo. Second,
Another issue is yung tinatawag na surviving spouse. Asawa nang nag-adopt, tapos yung in-adopt. Asawa niya, void din yun. Or asawa nang adopted, at saka yung nag-adopt sa kanya, nagpasal, void yun. Or another na mga kasal, yung between the adopted child and the legitimate child of the adopter. Adopted at saka yung legitimate child ng adopter, nagpakasal, void yun. Kasi in the eye of the law, they are magkapatid sila. Pero, adopted and illegitimate child, pwede magpakasal. May mga movies dyan, sa mga teleserye. Yung adopted at saka illegitimate child, pwede. But adopted and legitimate child, hindi pwedeng magpakasal yun. Void from the very beginning. Same also kung adopted, same adopted, si Maria at saka si Pedro, adopted ni Juan. Nagpakasal sila, void yan on the ground against public policy. Or yung babae, pinakasalan mo. May intention kang pakasalan yun. So ang ginawa mo, pinatay mo yung asawa niya. Void yon on the ground of public policy. Grabe naman yung mga sitwasyon yun. Pan-teleserye. Kuya Mark, nasa linya si Romeline Tampoco. Romeline, magandang umaga. Hello po. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Maraming buntag. Good morning. Apo. Attorney, ang tanong ko lang po kasi, OFW po yung asawa ko, nasa New Zealand po. And then nagkaroon po siya ng karelasyon, pero LDR din po, nasa Taiwan naman po yung babae. Parehas naman po silang umamin, Attorney, na may relasyon po sila. So anong tanong niyo po? Ano pong pwede kong ikaso po sa kanilang dalawa, Attorney? First, tapos hindi po, ka pwede mag-file ng kaso ng concubinage on the ground na hindi naman sila nagkasama bilang mag-asawa. Long distance relationship sila, or kahit na may nangyari sa kanila sa ibang bansa, hindi ka pwede mag-file on the ground that the alleged crime was committed outside of the Philippines. Hindi ka pwede mag-file. Maybe you can file 9262 on the ground of psychological abuse kasi sinaktan niya o sinaktan nila ang damdamin mo while nandito ka sa Pilipinas. You can file 9262, psychological abuse, emotional abuse. Pwede ka din mag-file ng ground ng legal separation if you want na makipaghiwalay sa kanya or annulment of marriage. Ay, okay po. Tapos po, Attorney, pwede ko po ba silang ipa-blacklist sa DOEA? As what I've said, yung mag-file ka muna ng kaso ng criminal case dito sa Pilipinas, pag nag-file ka na ng kaso, you can request to file whole departure order or any other grounds kasi may kaso na sila dito sa Pilipinas. But kailangan may probable cause ka. Hindi naman pwede na basta mo siya ipa-block na basta-basta. Kailangan may probable cause, kailangan may warrant, and may criminal case na na-file bago ka mag-request ng whole departure order or any other reason para ma-block sila sa Pilipinas. Ay, okay po. Salamat po. Marami pong salamat. Okay, thank you. Thank you, Romeline. Akala ko ang tanong ni Romeline na kung pwede bang ipakulam. At Kuya Mark, pag naanal yung kasal, kasi void nga, di ba? Sa basis ng minority, minor sila nung ikinasal sila. Anong gagawin nila to, yung kasal nila na void, maging legal? Pakasal sila ulit. Kung minor sila, void yung kasal nila. Nagpakasal sila, the age of 16, pakasal sila. Void yun from the very beginning. But assuming nagmahalan talaga sila, how to legitimize void marriage? Yan. Paano mo, may tinatawag, how to legitimize the void marriage? May Tagalog dyan eh. Paano mo maging yung maling pag-ibig? Paano maging tama ang maling pag-ibig? Paano maging tama ang maling pag-ibig? Paano? How to legitimize and illegitimate relationship. Paano? Magpakasal kayo ulit. Kung maging 18 ka na, tapos yung lalaki 18, ikaw 18, magpakasal kayo ulit, walang problema yan. But because you're 18, kailangan lang ng parental consent. Pagkatapos yan, pwede na. Yun ang tinatawag na how to legitimize an illegitimate love affair. Paano yung how to legitimize a bawal na pag-ibig? Oh, yun yan. Ang bawal na pag-ibig, how to legitimize it, yan. Kung may iba ka, tapos may asawa yun, mag-file mo na kayo ng annulment bago kayo magkasal uli. Kasi kung may kasal siya, tapos may relationship kayo, so parang kabit ang labas sa'yo. Si Nanak-Nak Orsine from Facebook, kagaya ko po yung asawa ko, kasal sa una, tapos kasal kami, legal po ba yun? Paano ko malaman na illegal ito at saan
po ako pwede pumunta para malaman ko na hindi illegal ang kasal ko at ngayon po nahiwalay na kami ng 7 years, Kuya Mark. Ang unang gagawin niyo po, kumuha po kayo ng senomar ng asawa mo. Makikita doon sa senomar kung naka-registered ba yung first marriage at saka yung marriage ninyo. Kung dalawa ang kasal, of course, yung kasal mo, void yon kasi on the ground, it is a bigamous marriage. Kasi when say bigamous marriage, nagpakasal yung asawa mo habang may legal na kasal pa siya. Kasi in the eye of Philippine law, kailangan isa lang asawa mo. Except, of course, our Muslim brothers na pwedeng apat. But sa mga hindi naman mga Muslim brothers dyan, isa lang dapat ang asawa. So pag isa lang asawa, kung nagpakasal siya ng pangalawa na may isa pa siyang kasal, yung second marriage is considered void on the ground. It is a bigamous marriage. Alright, si Maymay from Facebook. Good morning po. Ano ang dapat gawin pag bigamous marriage at gaano po katagal ang proseso? Kung bigamous marriage, for example, yung kasal mo void on the ground of bigamy, mag-file ka ng annulment of marriage on the ground of bigamous marriage, kailangan kang iatas mo sa petition mo, yung senomar, to prove na may first marriage siya. Kumuha ka din ng copy of the marriage contract of the first marriage and the marriage contract of the second marriage. I-prepare mo din yung birth certificate ng mga anak para to prove na may sexual, romantic, and marital relationship kayo. I-file mo yan sa court para at least the court will be the one to declare na yung kasal ninyo void on the ground that it is a bigamous marriage. Okay, para sa mga nanonood, pwede kayong tumawag sa ating pong call line. Naka-display po sa atin. Text line, call line po yan, 0917-657-1026. At sa lahat po ng mga gusto magtanong ng live, meron tayong Zoom. Alam mo kayo, Mark, isang click niya lang. Yes. Ha? Pasok agad sila sa Zoom system. At makakapagtanong kayo face-to-face via Zoom. Programa. Nasa linya si Angeline. Angeline, magandang umaga. Yes, good morning. Good morning po, Atty. Hello, good morning, Angel. Hi. From Saudi Arabia po ako. Aba. Ano na? Saudi Arabia. Saudi Arabia. Oh, yes. Saudi Arabia. Yes. Yeah, we're watching you from here. Related po yung query ko sana doon sa nullity of marriage. Ako po yung naging parang victim ng second na marriage. Hindi ko po alam. Just after Victima mga... ka pala ng pag-ibig. Mga 10 years, 10 years, siguro po, mga years bago ko pa nalaman na may kasal pala siya sa iba. Inamin niya lang. So, anong gusto mo mangyari? Nakasal na pala siya. Gusto ko lang mangyari, malinis lang yung pangalan ko, mawala na yung pangalan ko connected sa kanya. So, ayaw mo siya i-demanda ng bigamy. Bigamy is a criminal case. Ayaw mo siya i-demanda. Pwede din naman po kung kailangan. Okay. Kasi meron din ko kasi alam kung saan ko ipapa-address. Okay. Alam ko na yan, Angel. Pati hindi ko alam kung nasaan siya. Okay, alam ko na. Opo. So first, if you want to file criminal case against your husband on the ground na niloko ka niya, akala mo na ikaw yung unang pinakasalan, may iba palang pinakasalan, you can file bigamy case against your husband. That's a criminal case. Second, kung gusto mong mawala ng visa yung kasalin nyo, mawala yung pangalan mo doon, para at least pwede ka nang magpakasal uli ng pangalawa, you need to file annulment of marriage on the ground that your marriage is a bigamous marriage. Sama-sama sa sinasabi ko, i-prepare mo yung senomar nyo, sa senomar ng husband mo, marriage contract ninyo, marriage contract ng husband mo sa ibang babae, and of course the birth certificate ng mga anak ninyo kung mayroon man, para i-file yung petition na yan sa court. Para ang court will declare your marriage void on the ground that it is bigamous bago ka magpakasal uli. Yes, totoo, void yung kasal mo. But for purposes of remarriage, kung magpakasal ka uli, kailangan ka pa rin mag-file ng annulment of marriage on the ground of bigamy. Kaya Mark, kung gusto niya i-clear yung pangalan niya doon sa previous niya na karelasyon, dapat di naman siguro required na gamitin niya yung apelido ng lalaki, di ba? Hindi naman required yan kasi optional lang naman. But kung gusto siya magpakasal uli, ayaw na, kasi hindi naman siya pwede magpakasal ng pangalawa kasi may existing marriage siya, kahit void yung existing marriage na yan. So in that case, kailangan pa rin siya mag-file ng annulment of marriage. Aba, Angel? Attorney. Sige, opo. Sige lang. Yun pong yung sa remarriage, hindi na po ko na yan masyadong kinoconsider. Ang sa akin lang po kasi, dahil na nung malaman ko na bago pa niya inamin na ganun, meron na, hindi na kami nagsasama. So marami po akong mga properties na na-collect na hindi naman siya kasali sa pagbabayad, pero sa lahat ng documentations, kasama siya kasi hinahanap yung marriage contract. So that's ang nga, worry ko po is baka lahat ng mga properties na ako lang mag-isa ang nagpundar ay
makasama siya. Pagka normally, ganun talaga yan. Conjugal. Void ang kasal ninyo, kasi void ang kasal ninyo, there is no such thing as conjugal properties sa inyo, kasi void ang kasal. But of course, hassle yan, kasi okay. Pag mag-loan ka ng property, kailangan ng marriage contract. Mag-loan ka dyan, okay. Kailangan ng mga ganyan. So, masasama talaga ang pangalan ng asawa mo kahit void ang kasal ninyo. That's why, mas maganda, mag-file ka talaga ng annulment of marriage. Right. Eh, pero dyan po dapat sa Pilipinas, yes, hindi yes, po yes. Dito yes, pwede. Yes. Sa Pilipinas. So, uuwi pa po talaga. Ay, hindi naman no, kailangan uuwi ka dito. You can kami. File through a representative. You need to appear sa court lang kung kailangan. Alright. Thank okay, you, Angel. Next. Pero, okay na yun. Marami ng tanong. May bayad na pang limang tanong. Sige, o, next. Si Maricel. Pronto dito. Salamat. Nasa Zoom you. Si Maricel, Kuya Mark. Okay. Maricel, good morning. Okay. Good morning po. Oh, next. Maricel. Hello po. Attorney, tatanong ko lang po kasi po yung kasal po namin ay void po dahil kasal po siya sa una niyang asawa. Ngayon, hindi mo alam, alam mo. Alam mo? Opo, kasi po yun po yung sabi niyo. Alam mo ba na may asawa siyang iba nung nagpakasal kayo? Ay, hindi po. Okay, tapos? Hindi. Tapos saka ko lang po nalaman na kasal po, palas po siya. E ngayon po, lumapit kami sa PAW. Tapos, hinigyan niya po ako ng mga requirements. Pero sabi po ng PAW, kailangan pa rin po niya ng kooperasyon. E paano po kung halimbawa, hindi po siya makipag-cooperate? So, hindi kailangan na mag-file ka ng annulment of marriage. Ikaw lang mag-file. Pwede ka mag-file ng annulment of marriage on the ground na bigamous marriage yun. I-prepare mo lang yung tinatawag na marriage contract niya sa kanyang ex-wife or sa unang asawa, sinomar niya. Then, of course, yung marriage contract ninyo, then you can file annulment of marriage on the ground na yung kasal ninyo, pangalawa lang pala ang kasal ninyo. So, hindi na po niya kailangan pumunta po doon. Hindi kailangan. Of course, he shall be notified, but hindi siya kailangan mag-appear sa court. But ikaw, kailangan ka because you are the petitioner. Opo. Okay, thank you. Alright, si Maricel ng Cavite sa ating Zoom. Maraming salamat. Kuya Mark, may oras ba kung kailan lang pwede mag-file ng nullity of marriage? Pag nullity of marriage, iba yun sa voidable marriage, MJ. Mm. Pag nullity of marriage on the ground of psychological incapacity, on the ground of minority, mga ganun, or on the ground of absence of marriage license, walang prescriptive period. Anytime yun. So, ibig sabihin ko, kahit na nagpakasal kayo 20 years ago, pwede ka pa mag-file ng annulment. Kahit nakasal kayo 30 years ago, pwede ka pa rin mag-file ng annulment on the ground of psychological incapacity. Walang prescriptive period, basta ang kasal ninyo void from the very beginning, walang time frame, anytime you can file annulment of marriage. Kailangan ba mag-file ng annulment of marriage kahit void naman ang kasal? Kahit void ang kasal mo, actually hindi kailangan. Mm. Kasi void yung kasal mo eh. But kung gusto ka magpakasal ng pangalawa, yun kailangan yun. Yun ang sinasabi ng batas. For purposes of remarriage, kailangan na may final judgment declaring your prior marriage void. So ibig sabihin, kahit na void ang kasal ninyo on the ground of minority, for purposes na gusto ka magpakasal ng pangalawa, kailangan ka mag-file ng annulment of marriage. Yun lang ang epekto nun. Nasa linya, Kuya Mark, si Julian sa from Batangas. Julian, magandang umaga. Magandang umaga po. Magandang umaga. Hello, good morning, Julie. Attorney, tatanong ko po yung sitwasyon po. Kasi po, 2010 pa po, kami walang, hindi nakikipag-communicate na maayos yung aking... 2010, so... Opo. So 12 years na, then? Opo. Ngayon, noong pong mga time na yun, 2011, ako po yung nasa Dubai pa. And several times po, ng 10 taon na yan hanggang ngayon, ay hinihingi ako sa kanya ng sustento, which is hindi naman niya nagawa. So, anong gusto mong nangyari? Ngayon po, nalaman ko na meron na rin siyang kinakasama ngayon sa Cavite. Okay. Meron na rin siya ng anak. Oh, so, anong gusto mong nangyari? Ano po ang pwede kong gawin na, kung alimbawa, gusto ko naman po magkaroon ng panibago makakasama, ano po yung magiging grounds? Okay. Kung gusto ka magpakasal ng pangalawa, hindi pwede ka magpakasal kasi kasal ka sa una. Kailangan ka pa rin mag-file ng annulment of marriage. So, sa sitwasyon mo na yan, maybe you can file annulment of marriage on the ground of psychological incapacity. Maybe your husband is a antisocial person
or anti-personality disorder or may narcissistic personality disorder na grounds yan na as a manifestation na may psychological incapacity siya, so you can file nullity of marriage on the ground of psychological incapacity. Ay, hawaw po doon sa hindi niya pagbibigay ng sustento doon. Kasama yon sa psychological incapacity, yung pagiging irresponsible niya bilang asawa at bilang isang tatay. Sige po. Marami po. Okay, thank you, Julie. Kuya Mark, may tanong dito. Lahat ba ng bigamous marriage ay void o walang visa? Hindi. Hindi totoo yun na lahat ng bigamous marriage or second marriage void. May mga bigamous marriage na valid, yung tinatawag na valid bigamous marriage. Unang valid bigamous marriage, yun sa mga Muslim brothers natin. Diba hanggang apat? Hindi nga bigamous eh. Polygamous marriage sila eh. Apat eh. Pag bigamous, dalawa lang. Pag polygamous, maybe tatlo or apat. So, valid yan sa mga Muslim brothers natin. Second na mga valid bigamous marriage, yung tinatawag na example, yung asawa mo hindi na nakita, nawala. Bigla, nawala ang asawa mo, apat na taon na, hindi nagpakita sa'yo. And you have reason to believe na yung asawa mo patay na. You have well-founded belief na patay na asawa mo, pero hindi mo na nakita ang katawan. Anong gagawin mo? Mag-file ka ng petition to declare your husband or your wife as presumed dead. Basta 4 years nang nawala. Pwedeng 2 years nawala kung yung asawa mo kasama sa passenger na nahulog na barko o nalunod na barko o nahulog na aeroplano. Military, doon sa may gulo sa Mindanao tapos hindi na nakita ang katawan. Or any other at the point of danger of death, 2 years lang. But normally, 4 years. 4 years pag nawala ang asawa mo, hindi mo alam, and you exerted effort na hanapin yun, wala talaga, mag-file ka ng petition to declare your husband as presumed dead. In that case, pag na-declare na sa court, you can now remarry ng pangalawa without prejudice na of reappearance of your first husband. Kasi we do not know, baka yung husband mo, kung ano pala, nag-amnesia lang, after 10 years, bumalik pala. Buhay pala, akala mo patay. Yan. Anong gagawin ng first husband mo? Mag-file siya ng affidavit of reappearance. Then, i-attach yung affidavit of reappearance doon po sa court, doon po sa local civil registry kung saan nakatira yung parties of the second marriage. In that case, pag nag-submit siya ng affidavit of reappearance, maging void na ang second marriage. Paano yung bago? Kung lumitaw yung ano, yung original? Maging valid ulit. Kasi, ang sabi ng batas, is only presumed dead. So, ibig sabihin, presumed dead, pag may presumption of death, pwede kang magpakasal ng pangalawa. Yun ang tinatawag na valid bigamous marriage. Pero, pag nag-submit ka ng affidavit of reappearance, yung first husband mo, pag nag-submit ng affidavit of reappearance, yung first marriage valid, yung second marriage maging void. May iba, Kuya Mark, na na naginip? Andun yung asawa niya at sinabi. Normal to sa mga sitwasyon na ito, MJ, yung mga amnesia, yung mga sa teleserye din, na akala niya nawala yung asawa niya. Akala niya nalunod sa barko. Na amnesia lang pala, na natulungan pala ng isang mangingisda. After 10 years, bumalik. So, I think movie to ni Sharon Cuneta, yung sabi niya, ako ang nauna. Bah. O yun, no? Ako ang nauna. So, yun. So, nag-amnesia pala yung lalaki kasi nalunod sa barko, tapos buhay pala. So, ang gagawin ni lalaki, mag-submit lang ng affidavit of reappearance. Approved. Si Ninita Manabat, Valerio from Facebook, Good AM, Kuya Mark. Paano po kung nalaman mo na ang pinakasalan mo ay hindi pala yon ang tunay niyang pangalan? Void po ba ito? And no marriage license under Article 34, pero hindi po talagang 5 years na nagsama bago ikasal. At ano po ang documents na ipapakita para mapatunayan na talagang nagsama sila ng 5 years? So, to prove na nagsasama sila ng 5 years. Yung 5 years ka na pagsasama, as an exception na hindi kailangan ng marriage license, kailangan yung 5 years na yan, walang legal impediment. At least 18 ka, single ka, 5 years na nagsasama kayo, so pwede nang walang marriage license. Kailangan lang ng affidavit na nagsasama kayo bilang mag-asawa. But kailangan yung 5 years, mag-start ka na magbilang ng 5 years, at the age of 18. Kung nagsasama kayo, 16 years old pa lang kayo, hindi kasama yung 16 years old ka, nung 17 ka, hindi kasama yon. 18 mag-start ang 5 years period. So second, ang tanong niya is about the proof na void yun. Kasi iba ang pangalan. Ang pangalan, iba yun sa validity of marriage. Kasi pwede naman natin sabihin na si Jose is the same as Pedro. O si Pedro, same with Jose.
So it's not the name ang maging void ang kasal. Maging void ang kasal as to the identity, hindi pangalan. Maging mistake as to the identity of a person, void kasi akala mo si Pedro yun kasi kamukha ni Pedro, si Juan pala yun, kapatid pala niyang kambal. So void yun. Pero kung pangalan ng binago, alam mo naman na si Jose yun, pinalitan yung pangalan na Pedro, hindi maging void yun. Hindi maka-epekto ng kasal yun. So maybe the best way to do that is you just file petition for annulment of marriage on the ground of psychological incapacity. Si Cora, nasa ating Zoom from San Pedro, Laguna. Cora, magandang umaga. Gandang umaga po. Good morning po, attorney. Good morning. Tanong ko lang po, kasi po ay may nabili po akong lote nung dalaga po ako. Yun po ay portion lang po ng mother title. Meron po akong deed of sale. Then nagpatayo na po ako ng bahay. Then ang nangyari po, nung nag-asawa po ako, umalis po ako doon kasi meron kami nakuhang housing loan po. Pero nung sa katagalan po, ang naiwan lang doon tatay ko, kapatid ko tsaka nanay ko. Then bigla ko na lang po nabalitaan na yung kapatid ko po ay tumira doon na may asawa. Pero sila lang po nag-usap ng tatay ko without my knowledge. Then, pero dahil kapatid ko po... So, anong tanong? Mahaba na usapan mo. Eh, direct to the point tayo. So, ano ko po, may karapatan po ba siya doon na sinasabi niya may karapatan siya? Eh, ako po ang may bumili ng lupa at bahay. So, pagbili mo ng lupa, okay, don't forget ha, this is outside the topic to ha, outside this topic. But I can answer that question. Pag bumili ka kasi ng lupa, kailangan, it must be in writing, it must be notarized, and third, it must be registered. Kung wala yun, walang, hindi enforceable ang pagbili mo. First, assuming na valid yung kasal mo, valid yung pagbili mo, is it considered conjugal property? Depende kung kailan ka kinasal. Nagpakasal ka ba noong 1988 or before 1988? Yes, tita, kailan ka kinasal? Anong taon? Ang ano po yun, hindi po yung sa kasal po ang ano ko, yung... Ano po yun? Yung sa property ko po. Yes, but this is related to marriage. Kailan ka na pagkasal? Ano po? 1996. Oh, so it means you are covered under family code. If you are covered under family code, kahit na dalaga ka nung nabili mo yung property, is still considered conjugal property yun. Hindi yan matatawag na mana kasi binili mo yun eh. Pag binili mo at the age of, nung nagpakasal ka noong 1988, still considered conjugal property yon. But ang tanong mo, may karapatan ba yung iba? Depende kung legal yung pagbili mo. Legal ang pagbili mo, kung sinasabi ko, yung tatlong requirement na comply mo yun. Ang kulang lang po yung titulo, pero yung asikaso po. So yung tatlong requirement ang kailangan ko. Kung nandyan yung tatlo, maging valid yung pag-transfer ng property. So in this case, hindi pa complied yon, so may issue pa yan about the legality of the property. Alright. Okay, so, next. Hindi pa po siya pwedeng ano, wala na maybe we can discuss this sa property topic na natin kasi I think it's irresponsible. Okay. Unrelated okay, sa topic. Okay, tikit po. Okay, segue lang tayo, Ma'am Cora, ha? Kasi yung tanong mo ay hindi akma at hindi kumbaga part sa ating pong paksa. From Facebook, good morning po Kuya Mark. Tanong ko lang po, OFW po asawa ko, nagkaroon siya ng kabit pero LDR din. Parang ganito din yung case kanina. LDR, long distance relationship. Nahuli ko po, umamin po sila 2 years. Pero 2 years po akong pinaniwala nila na wala silang relasyon. Nagpapadala naman po ako sa asawa ko, 30,000 pa nga daw per month, Kuya Mark. Pwede ko po ba sila kasuhan parehas na nagsasour po daw siya ngayon sa matinding depression? So, sino siya? Babae siya, lalaki siya? Could be. Babae. So, kung babae siya, so, pwede siyang mag-file ng 9262, BAUSI, on the ground of psychological abuse, emotional abuse, kasi nag-support siya sa asawa niya, tapos yung asawa niya, may iba palang lalaki, or ganon, or may ibang babae, tapos may nabuntis pa, or example, ganon. So, psychological abuse yan, so pwede mag-file under Republic Act 9262. Kaya Mark, maraming nagtatanong, gaano kahaba ang proseso sa annulment? Annulment of marriage, depende yan sa kung nagkasundo kayo o hindi. Of course, normal, bawal ang magkasundo. Depende yan kasi kung walang oposisyon. Kung nag-file ka ng annulment, yung ex-husband mo or ex-wife mo, walang pakialam sa'yo, mas mabilis yun. Kasi kung may pakialam, gusto niyang i-preserve ang marriage, so mag-file siya ng oposisyon, it will take time. Okay, second, ang proseso ng annulment, hindi ibig sabihin mag-file ka ng annulment, go na yan.
kailangan, may investigation pa yan sa Office of the City Prosecutor kung may sabuatan ba kayo or wala. Kasi bawal ang sabuatan sa annulment. Kung may sabuatan kayo, pwedeng ma-dismiss ang kaso. If mag-file ang piskal ng motion to dismiss on the ground na nagsabuatan yung mag-asawa. Of course, pag psychological incapacity, you need to present evidence na psychologically incapacitated yung either sa inyo. So, yun ang mga possible na mga gagawin natin. But the expenses, depende yan kung sinong kukunin mo abogado and depende sa grounds ng pag-file mo ng annulment. Kung ang grounds mo is psychologically incapacitated, mas mahal konti yan kasi you need an expert witness who is a psychologist to testify na either sa inyo is psychologically incapacitated. Mga minimum na gastos kayo, Mark? Kasi yun yung tanong nila eh, usually. Ang gastos dyan, mura na yung 200,000 sa annulment. Mura na yan. Alanganin na yung presyo na yan. Mura na yan, but hindi naman buo yan kasi ang annulment kasi it will take 1 year, 2 years, iba ka umabot ng 5 years. So normally, yun ang time frame and yung gastos na sa mga 200,000, may iba ka umabot ng 1 million for the annulment. At how long? Sabi lang, mahal naman annulment, 1 million. Mahal. Mahal nga. Mahal ang galigayahan. Mahal ang peace of mind. So, problema nga, ang annulment, kailangan i-review ito ng batas kasi nga, sa mga mayaman lang. Paano naman yung walang kakayahan magbayad? Paano naman sila lumigaya? Paano naman sila magmahal uli? Kasi nagkamali sila sa lalaking minahal nila. Paano sila makamubuon sa buhay nila? I think kailangan ang Congress should review about this law kasi I think very expensive talaga. 200,000, yes, expensive yan sa mga hirap sa buhay, but mura ito sa mga mayayaman. Mahal magmahal ng maling pagmamahal. Yes, mahal yan. Mahal na mahal na mahal. Tama. Kasi pag sinabi mong mahal, pag-ibig. Sinabi mong mahal, presyo. Presyo. Diba? Ang hirap naman, Kuya Mark. Si Dali Vivero from YouTube, nag-file po ako ng divorce sa New Zealand. Nagpirma po ako sa Pinas. Nagpakasal ako sa NZ. Tanong ko po, can the Philippine law acknowledge my divorce abroad? Depende. If you are an American, if you are a New Zealander, taga New Zealand citizen ka na, pwede ma-recognize yan sa Pilipinas. But as long as you are Filipino, kahit matagal ka na dyan sa ibang bansa, hindi pwedeng i-recognize yan sa Pilipinas. Because very clear under Article 26 of the Family Code, ang divorce pwede i-recognize sa Pilipinas as long as mixed marriage, Filipino and foreigner or both are foreigner, including naturalized, pwede mag-file ng divorce. But kung Pilipino ka, hindi, walang divorce sa Pilipinas as a general rule. But of course, may mga exception. Okay, Mark, ano epekto sa annulment of marriage? Ang epekto sa annulment of marriage, very clear. Number one, the court will decide sa custody ng bata. Kung saan mapunta ang bata, kasama yun sa decision ng annulment. Second, the court will also decide about sa support sa mga bata, including the wife, kung may support man, yun ang tinatawag na support. Liquidation also of the conjugal properties. Don't forget, in annulment of marriage, kung i-declare ka ng court as you are the guilty spouse, your share of the conjugal property will be forfeited in favor of your common child, child of the innocent spouse, or child of the guilty spouse. Ibig sabihin, kung i-declare ng court that you are the guilty spouse, yung share mo sa conjugal property shall be forfeited. Mawala ang share mo sa conjugal property, mapunta sa mga anak, kung i-declare ng court as you are a bad faith husband or bad faith wife. Paano kung walang paghahatian? Kung walang paghahatian, walang problema. Because conjugal property, it means that there is property na pinag-usapan. Pag walang property pinag-usapan, there is no such thing as conjugal property. But don't forget, hindi lahat conjugal property. May tinatawag din tayong conjugal obligation, utang sa mga mag-asawa. Aba, siguro, Kuya Mark, marami ang nagtatanong at mukhang bitin tayo sa ating episode ngayong umaga. Yes. May part 2 ba? Yes, may part 2 tayo next time, MJ. Next week, MJ. Ang pag-uusapan naman natin is voidable marriages. Ngayon kasi ang pinag-uusapan natin, void marriages. Ibig sabihin, void from the very beginning. Walang bisa na kasal. But ang voidable marriage, ang kasal, valid. Except when declared by the court as void. Approved. Kuya Mark, ano ba ang moral lesson natin sa ating topic ngayong araw? Ang moral lesson, very clear, MJ. Bago ka magpakasal, dapat you need to know your kikilalanin mo ang asawa mo. Kasi in the very first place, marriage is a lifetime commitment. Hindi naman yan na ngayon kasal, tapos bukas, hiwalay na. Lifetime commitment. So, it's a permanent contract, special contract yan. So, paano
That's why mahirap sa Pilipinas kasi ang Pilipinas kasi is one of the pinaka-strict na batas about marriage ang Pilipinas. Wala nga divorce dito as a general rule. So, ibig sabihin, bago ka magpakasal, kailangan alam mo ang ugali ng asawa mo, alam mo ang personality ng asawa mo, compatible ba kayo magsasama bilang mag-asawa, kasi otherwise, hiwalayan ang labas yan. Pag maghiwalay kayo, very expensive ang annulment. Okay na sana kung mayaman kayo, paano kung hindi kayo mag-afford? So, wala na, hindi ka na pwede magkasal. Kung pwede ka balikan ng asawa mo, kung may iba kang babae, may iba kang lalaki, pwede ka idemanda ng adultery, pwede ka idemanda ng concubinage o Republic Act 9262. Ang magic word dyan, Kuya Mark, yung ating magic word, compatible. Compatibility. Compatible. So, yun, kailangan compatible kayo sa itself. Isa, magkasundo kayo. So, dapat alam mo kung sino yan. Di ba kung bumili ka ng cellphone, anong unang gagawin mo? Bumili ka ng cellphone? Specs. Check mo yung specs na yan, kung kaya ko ba ito gawin o hindi ko gawin. Same as asawa. Bago mo siya maging asawa, kailangan alamin mo kung compatible ba kayo sa isa't isa. Kung hindi, mas mabuti pa maging binata ka sa buong buhay mo o dalaga ka sa buong buhay mo. Pwede. Di ba? Kaya Mark, saan po nila kayo mapapakinggan aside sa ating programa? Saan po nila kayo makukontakt para sa free legal advice? For more legal advice, free legal advice, please follow me sa Facebook page natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. And you can call me, Viber me, WhatsApp me sa 0917-329-5353 or 0968-881-1912. Maraming salamat po sa mga kababayan, mga suki natin at mga nanood na kinig po sa ating programa. Meron tayong Annulment of Marriage Part 2 next week. Yes. Kasama pa rin si Kuya Mark Tolentino. At maraming salamat sa aming pinakamamahal na Honorary Chairman, Pastor Apollo C. Quiboloy, sa pagkakataon na binigay po sa Pinoy Legal Minds na magbigay po na ang kalaman sa batas dahil iba ang Pinoy na alam ang kanyang karapatan. Dito lamang sa Pinoy Legal Minds. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.